What's up mga tropa pi? It's your boy, Pop Sneaks. And for today's vlog ay para ulit to sa mga newbie, no? Alright, so ito kasi, nung last time, nare-home na yung mga ibang papi natin. And syempre, ako naman, bilang breeder or bilang seller, hindi ko papabayaan yung mga nakabili. So kung may tanong sila, sinasagot ko. Kung may mga problema sila, andito lang ako lagi para tumugon sa kanilang mga katanungan. Hindi kagaya ng iba, pag nabenta na yung aso, bahala ka na dyan, di ba? Hindi na nag-reply sa mga chat ng mga tanong. Tanong ni Sir Jan, yung nakakuha kay Red, gusto rin daw kanya kasing turuan kahit basic lang yung aso niya. So, ito rin yung tinatanong sa akin ng mga subscriber. Ano raw yung ideal age bago mag-start i-training ang puppy? Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga puppy and sampulan ko kayo ng different personality nila. So, yun nga palang ideal age para i-train yung mga aso. Para sa akin, 2 months old, pwede na tayo mag-start. So, tara, start tayo. Let's go! Alright guys, so ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung dapat nating unahing gawin para sa mga aso natin or sa mga puppy pagkakakuha pa lang natin. Kung gusto nating i-train na, alright? So ako naman, hindi naman ako talaga professional. Basic lang alam ko. For example, itong si Athena, aking alaga. Tapos, andun si Tyler. Andun naman si Bella at si Chelsea. Yan, apat sila yung mga alaga ko. Alright? So basic lang, gaya nitong si Athena, pinapakawalan ko lang to. Siguro mga 1 week na rin to, or magto 2 weeks na, alpas na lang siya sa likod. Siya na lang yung bantay dito. Okay? Basic alam naman ito. Athena, inside? Inside. Shh. No. Inside. Good girl. Yes. Right? So yung mga ganito, kita nyo naman, sumusunod naman siya sa akin kahit papaano. Okay? Here. Sit. Down. Stay. Yan, mga basic lang naman mga paps. Stay. Inside. Inside. Inside, Athena. Shhh. Oy, huwag kaya sa cameraman natin. Takot din. Inside, Athena. Inside. Inside. Yes. Good girl. Oh. Diyan ka muna sa loob. Yung cameraman natin takot sa aso eh. Baka daw. Alright. So ngayon, ito yung mga puppy natin. Sila ay 2 months and 1 week. Yan. So kung makikita nyo, itong mga to, yan, medyo malalaki na rin sila. Yan. Lahat yan may mga color coding, ha? Pero kabisado ko yan kung sino-sino yung mga yan. So, makita nyo itong mga to, meron silang tinatawag na social engagement. Kaya lumalapit sila sa akin. Yan, makita nyo, malilikot. Mga active sila. Lahat yan, okay, may social engagement. Maliban sa isa na yun, no? Yun, no? Sa dulo. Yung asong yun, may pagka-iba ugali niyan, eh. Para siyang, independent na aso. Hindi siya yung aso na pag nakita mo lalapit sa iyo, magpapapansin siya, iba. May something diyan sa aso na 'yan na na hindi ko mapaliwanag eh. Observant siya, pero hindi siya yung basta-basta nagtitiwala sa mga ibang tao. Parang kailangan mo munang makuha yung loob niya bago mo siya bago siya lumapit sa iyo. 'Yon si color blue. Si blue 'yon. Yan, ito si black. Ito yung female, si pink. Tapos ito, si green. Yun naman, si brown. Tapos yung dun sa dulo, si color yellow. Yung type na yun, yung medyo gray. Ayan si ano, yung si blue, guys. Yun o, si blue. Tingnan si blue. Diba? May sarili siyang may sarili siyang diskarte eh. Yan. So, ang unang-una, mga paps, start tayo. Kailangan muna nating i-banding yung mga aso. Pag nakuha natin sila, kailangan meron tayong banding sa kanila. Yung tipong nahawakan natin sila. Chelsea! No! Yung tipong nahawakan natin sila. Meron tayong time para sa kanila. Aray! 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 No! Meron tayong time para sa kanila. Tingnan nyo si Blue. Ayun sa dulo. Ayun, no? Oh. Wala. Ganyan lagi yan. Blue, come! Come! Blue! Come! Diba? Kita nyo? Hindi ganun kaano yung social engagement niya eh. Kaya yung mga ganyan, dapat i-work up natin. Hindi kagaya ng mga to. Ang lilikot to. Yan. Ang lilikot. Yan. So unang-una mga paps, banding lang muna. Hindi naman pwedeng i-train agad natin yung aso. Kakarating pa lang gusto agad natin marunong mag-sit, marunong mag-down. Hindi 'yun ang una nating ituturo. Ang una nating ituturo banding, no? Kailangan makilala niya kung sino yung alpha niya. Lagi niyo siyang kapitan, bigyan niyo siya ng oras, kayo magpakain, kayo magpaligo.
Yan. So, ito yung mga papi natin. Tapos, yun talaga yun. Si Blue, may sariling mundo yun. Hindi ako pinapansin yan. Alright? So, after ng banding natin, kailangan kahit papano, practicein din natin yung mga papi natin na maglakad. No? Yung palian natin sila ng leash. Teka lang, teka lang. Pasok muna. Pasok, pasok. Teka lang. So, ito yung ating ano leash. Ay, Phoenix Training Leash. Lagay ko yung link sa Shopee kung saan ito nabibili. Stainless. Tapos, maganda yung lock. Stainless din. Training leash siya. Right? So, ngayon, testingin natin kung confident ba yung papi na matalian, di ba? Kuha tayo na isa. Come. Labas. Yan. So, para po sa mga nagtatanong kung ang papi daw, kailan pwedeng ilabas, ilabas nyo yan pag fully vaccinated na. Pero kung hindi pa naman, kagaya to, dalawang vaccine, 2 months pa lang, pwede na tayong mag-training dito lang sa loob ng bakaran. For example, ilalakad natin siya dito lang. Come. So makikita nyo, confident naman tong tuta na to. Hindi siya yung sobrang fearful. Okay to, maganda yung sign din yan. Come. Come. Come, come, come. Yan, okay naman, maganda. Okay, diba? O, yung ibang aso, testingin natin. O, ito, si Pink. Come, Pink. Pink, labas, labas. Up, 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 up. Ito si color pink, malaki to, female. Yan, testingin natin kung ano yung reaction niyo sa tali. First time ko siyang tinalian. Pink, come. 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 Okay naman. Okay siya. Okay sa tali, hindi naman siya masyadong natatakot. Pink, come. Come, come Pink. Yan. Ito yung advice ko sa inyo. Practicein niyo yung mga aso nyo, pero sa loob lang muna ng bahay. Yan. Practicein niyo lang silang nakakatanggap ng leash or nakakatanggap ng correction. Halimbawa, gusto nilang gumalaw, makakorrect nyo sila. Kumbaga, meron ng ano eh, may barrier na yung galaw nila eh. Kailangan nilang masanay na ganyan. Pink, come. Come. Good girl. Come. Yan. Goods yung ano niya. Goods yung kanyang galaw. Okay din to, madali lang tumatrain. Kukunin naman natin si Blue. Si Blue yung gusto kong ano eh, i-banding talaga eh. Blue! I know, may sariling mundo. Blue! Halika dito, Blue. Ito si Color Blue. Halika. Dali. Come, Blue. Nangangagat, oh. Kakakulit. Kaya sila nagpaglaro ako. Blue, come. Hey, ang lilikot. Aray. Hey, nangangagat. Shhh, huwag kagatin. Anak ng tinapaklong. Out. Out. Hey. Puta nanginginig, ah. Hey, bitaw. Kali nagpaglaro ako, bad trip. No. Blue, come. Yan. Come, Blue. Blue, come. Blue, come. Yan guys, oh. Ito yung sinasabi ko sa inyong ugali ni Blue. Parang natatakot siya, oh. Nahirapan siyang mag-adjust sa environment. Kahit sa tali, umuupo siya. Blue, come. Blue, come. Kita nyo? Yung mga ganitong ugali kay Blue, kailangan yung maging owner nito, yung gentle sila. Hindi yung sisigawan mo siya, hindi yung bigla mo siyang papaluin or babatasin. Ito kasi, ito nyo, napaka-sweet niya. Blue. Ang ugali nito, guys, iba. Napansin ko dito kay Blue, kailangan mo talaga siyang i-banding, no? Kung tutusin nga eh, nung maliit to, akala ko hindi maganda yung temperament niya kasi medyo, ano siya, mahiyain. Pero na-realize ko na yung palang ugali niya, kailangan i-banding. Hindi kagaya nung ibang papi na lukso ng lukso sa'yo, lapit ng lapit. Kelsey, no! Ang ingay mo! No! Yung ibang aso, lapit ng lapit. Itong si Blue, sweet naman siya. Pero yun nga lang, hindi talaga siya yung kasing likot ng mga ibang aso. Gaya ng mga yun, no? Ang harot. Yan, no? Ito naman si Blue, yan. Tignan nyo, napaka-sweet.
Blue. Ang kailangan dito mga paps, banding. Kagaya yan si Athena, nung maliit yan, pag nakatambay ako sa may terrace, ang ginagawa ko, katabi ko sa upuan, hinihimas-himas ko lang ng ganito. Oh. Yan. Hinihimas-himas ko lang si Athena. Tapos, sinasama-sama ko sa bukid, hanggang sa nung lumaki si Athena, naging masunurin siya sa akin, kasi iba yung banding namin eh. Yun yung sinasabi ko sa inyo na, dapat yung unahin pag nagkaroon kayo ng papi. Yan. Come, Blue. Yan. Medyo takot si Blue, oh. Blue. Come. Doon tayo sa terry. Sa ano? Blue, come. Blue, come. Yan, oh. Observant siya masyado, eh. Hmm? Tingnan niyo yung kanyang, ano, reaction. Diba? Parang nahihiya siya na naiilang gumalaw. You know, lagi siyang dumadapa. So, ang ibig sabihin niyan, hindi ganun ka-confident yung aso. Come! Blue! Blue! Come! Come! O, nakita niyo? Wala pa siyang social engagement. Ang napansin ko dito kay Blue, hindi siya yung Belgian na sobrang likot. Siya yung Belgian na kalmado, pero nangingilala. I mean, pag... Ang feeling ko dito, ah, pag nagkaroon to ng amo, yun lang yung magiging loyal siya. Hindi kagaya nung iba na malikot, kahit kanino sumasama. Ito feeling ko dito sa asong to, ano to eh. Iba yung feeling ko dito eh. Basta may something. Actually, iniisip ko nga i-keep na lang sana to eh. Kaso lang, napakahirap mag-alaga. Blue, come! Blue, come! O, tingnan nyo. Walang social engagement. Kasi, ikulang pa yung bonding namin. Pero pag nakuha niyo yung loob niyan, maganda yan. Maganda yung asong to. Lalo na ang ganda niya, oh. Tignan niyo yung kulay. Black mask, black boots, fawn sable, tsaka walang white mark. Tapos maganda rin ang mukha niya. Yun nga lang, medyo mahihain siya. Kaya dapat gentle ka lang dito sa asong to. So, ang pagpili ng aso, depende rin yan sa personality mo. Kung outdoor ka ba, pero kung hindi naman, okay to si Blue. Kasi napansin ko dito kay Blue, yan, mahihain siya. Pero hindi rin siya malikot. Tignan nyo. O, oh, yan o. Oh. Pag nilagay ko siya dyan, tapos, humiga lang ako dito. Siya yung Belgian na hindi malikot. Alam nyo yun? Yung kahit ganyan-ganyanin ko lang siya, o. Oh, pwede ko siyang maging, ano, lapdog. Blue! Diba? Hindi siya malikot eh. Ngayon lang ako nakita, iba yung personality niya. Pero mabait siya. Kahit siguro isang oras akong tumambay dito, isang oras lang rin hihiga yan dito. Diba, Blue? Ang gusto ko dito kay Blue, ang makakuha na to, taga dito rin sa San Jose. Gusto ko siya makita lumaki eh. So, after ng banding nyo, turuan na rin natin yung puppy ng name command. For example, ito, dahil blue color siya, ang itatawag ko na lang sa kanya, Blue. Yan, Blue, come, Blue, Blue, come. O, oh, diba? Medyo shy type siya eh. Pero ito, nakukuha sa banding to. Ito yung mga aso na independent, no? Hindi siya laging clingy. Okay, itong dog food natin, bigyan natin siya. Ano? Special dog na may halong top breed. Alright? So, ngayon, ito yung, ano, pang fourth step, no? Blue, Blue. Yun. Kumakain siya sa kamay. Yan, ganyan lang, mga paps. Meron din siyang food drive. So, nung pinakain ko siya ng, ano, ng pagkain, umamo na siya sa akin. Napansin nyo? O, yan. Yan yung, ano natin, mga dapat nating unahin. Hindi agad yung tuturuan mo agad ng sit, tuturuan mo agad ng down. Hindi naman kasi minamadali ang pag-training ng aso. Sabi ko sa inyo, importante dyan yung bonding. Kasi yung makukuha nating puppy, hindi naman pare-pares ng personality yan, ng drive, ng nerve, ng temperament. Kaya, mag-a-adjust tayo sa kanila. Kung baga, i-develop natin yung ano nila, mga kailangan natin sa kanila na may turo. Blue, come. Good boy. Good boy. So, marunong naman siya ng ano, hand feeding. Ang next nito, madali na lang tuturuan ng mga sit pag natuto na. Ano, ganyan o. O. Huwag niyong bibitawan hanggang di siya upo. Yes! Good boy. O, diba? Ngayon ko lang ito nilabas. Pero makikita nyo, merong progress. Kaya nga sabi ko sa mga tropa pin natin, ito yung pinaka-basic na dapat nating malaman. Hindi naman pabilisan yan eh. Importante yung time at attention. Actually, maamo ito eh. Mabait siya oh. Gentle siya.
kung gusto niyo ng Belgian na yung hindi sobrang likot pero makukumand mo siya, ganitong klase yung kunin niyo, yung medyo hindi ganun ka hyper. Lahat silang magkakapatid, naglulundagan sa akin papalapit. Ito lang ang hindi, nandun sa dulo. Yan. Gusto ko mag-sit siya. Huwag niyo munang bibitawan, hintayin niyo mag-sit siya. Okay. Boy. Yan. Wala pa akong binibitawan na kumanda. Pinapagalaw ko lang siya. Gusto ko siyang ipa-stand. Papahabol ko to. O, tayo ka. Tayo ka. Yan, ganyan lang. Ganyan lang yung gagawin natin. Hand feeding lang, name command, tsaka banding. Walang iba. Yun lang ang kailangan nyong turo sa mga papi nyo pag bagong kuha nyo. Alright, sana po nakatulong yung vlog ko. Simple vlog lang, biglaan. Yun, shout out kay Sir Jan from Mansalay. At alagaan nyo pong mabuti si Red. Yan, so far okay naman daw si Red. O yun ah, mabait na siya sa akin. Diba Blue? Ganyan lang. Ganyan lang yung gagawin natin mga paps, no? So pag-aalaga ng aso, kailangan talaga oras, pagmamahal, at pera. Kailangan din natin ng pera, syempre magastos talaga. Pambili ng dog food, vitamins, vaccine. Kaya sabi ko nga, itong mga to, hindi ko sila binibenta ng sobrang mahal. Binenta ko sila sa presyong, sa palagay ko, yun ang tama. Kasi, next vlog, lahat na nagastos ko. Stud fee, vaccine, deworm, pagkain, vitamins, lahat yan, i-compute ko sa inyo accurately. Accurate yung pag-compute ko. Di ba, Blue? Right, o, oh, di ba? Bait na niya, o. Oh. Nakakatuwa. I-keep ko na lang kaya to. Comment nga kayo mga paps kung gusto nyo i-keep na lang natin si Blue. No, Blue, no. Kapakalambing na to. Kaya nga nagdadalawang isip ako eh. Kung i-keep ko na lang. Pero hindi, masakit. Masakit yung dog food. Yun, medyo makalat. Ito yung mga ginagawa nating chain. Yan, mga Phoenix choker chain. Order na kayo. Pure stainless steel yan. Yan, weldingin ko na yung mga yan. Dito yung aking ano eh, factory. Factory ng chain eh, no? Alright, shout out time muna tayo mga tropa P. Let's go! Shout out kay Villa TV from Batangas. Yan, number one supporter din natin yan. Shout out sa iyo, ano paps? John Lester Santos, Leonard Rosaupan from Calamba, Laguna. Nathaniel Villegas, Jefferson Galeos, Joselinda Rivera, Monalfink Madriaga, Rustom Laxi from South Cotabato, Hermie Cortez from Marikina, solid tropa P, Windel Nasalga from General Santos. Alright, so paubos na rin yung mga papi. I-update ko kayo sa mga papi na nakukuha. So parang 1 mail na lang available eh. Alright, hanggang dito na lang. Papsnicks out.